ang mapagpalayang hapon sa lahat na naniniwala sa demokrasya at kalayaan dito sa ating bansa. 33 taon na ang nakaraan na pinaglaban po natin ang demokrasya dito sa EDSA. Pero ang mga problema po na hinaharap po natin ay nandito pa rin. Maraming napag-iiwanan sa alaylayan yung ating mga magsasaka at magagawa patuloy na naghihirap dito sa kasalukuyang administrasyon. Alam naman po natin na ang ating magsasaka sa Nyukan ay isa sa pinakamahirap na magsasaka dito sa ating Pinay. Nakalimpot po na ang ating Pangulo ay binitaw po niya yung co-quality fund kung saan. Alam naman po natin, yan po ay magagamit para inangat ang industriya ng nyong dito sa ating bansa. Isipin po natin, para iangat ang industriya ng nyo. At hindi lang ang mga magsasaka sa Nyukan. Nandiyan rin po ang iba't ibang mga magsasaka po natin. Alam po natin na sila po ay humaharap sa pagsubok. Alam po natin na nandiyan po yung rice clarification. Alam po natin na patuloy po ang importasyon ng iba't ibang mga produkto para labanan ang ating mga magsasaka. Ang away po ay hindi away ng mga consumer at away po ng mga magsasaka. Ang problema nito ay dapat tugunan ng ating gobyerno. Alam naman po natin ang mga magsasaka ang nagpapakain sa ating lipunan. Pero kung titignan po natin, ang magsasaka rin po ang pinakamaliit na kita sa ating lipunan. Kaya importante po na ang ating gobyerno ay gumawa ng ilang ibang mga hakbang para tulungan, palakihin ang kita po ng mga magsasaka dito sa ating bansa. Importante po yan kung seryoso po ang ating gobyerno para labanan ang kahirapan dito sa ating bansa. Nandiyan rin po ang ating mga manggagawa. Alam naman po natin, pag tumaas po ang presyo ng langis nationwide, pag tumaas po ang presyo ng bigas nationwide, kapag tumaas po ang presyo ng kuryente, kung minsan mas mataas po ang presyo ng kuryente sa probinsya kesa sa Metro Manila. Pag pinag-uusapan po natin gamot, nationwide ang presyo. Dilata, nationwide ang presyo. Pero kapag pinag-uusapan po natin sweldo ng mga manggagawa, hindi pantay-pantay po ang sweldo ng ating mga manggagawa. Kaya importante po, kailangan na po natin baguhin ang pagtatakda ng minimum wage dito sa ating bansa. Importante na po na kailangan magkaroon na lang ng isang minimum wage para sa lahat, para hindi na maging labag sa karapatan ng mga manggagawa itong nangyayari po sa ating bansa. Kaya importante po sa darating na halalan, alam naman po ninyo ang 8 diretsyo po ay nangangailangan po ng tulong ng lahat po ng mga mamamayan na nagmamahal po sa demokrasya. Nagmamahal po sa ating mga laylayan. Importante magkaisa po tayo. Importante lumabas po tayo sa ating mga organisasyon para mangampanya sa iba't ibang mga komunidad na hindi pa naririnig ang ating sigaw na kailangan po baguhin na ang imahe ng ating Senado at
huwag mo natin kalimutan, Erin Tanyada po, number 59 sa balota, isang mapagpalayang hapon.